question to Jody and Leanne. If you don't mind. Okay, so dami na lang naisulat sa inyo at naitanong sa inyo sa mga interviews. Is there something untold about you that is worth sharing? Yung hindi pa namin. Whatever it is that's posted online, these are the things that we would want, you know, the public to know about us. But the things that you do not see online are the things that should remain untold. Kasi naniniwala ako na everything that we see, misal na we see online, it's just a glimpse of our lives, not our whole lives. And isa rin tayo sa mga gustong-gusto ng privacy. we value our privacy and we also value yung mga bagay na sinishare natin online. Siguro there's just one thing na I really want to share and talagang masasabi ko na isang moment din in my life na I'm really proud about is when I graduated college. Yeah. Siguro kasi it's, I mean, siguro for everyone, it's just, you know, I graduated college, ganyan. Pero it's something in my life, na yung journey ko with my school, it's something na masasabi kong dumaan ako sa butas ng karayom. Kasi I started acting when I was 9 years old. So, nag-start ako sa Tropang Pochi, ganyan, bata pa lang ako. And ever since I started when I was 9, hirap na talaga ako pagdating sa pag-aaral ko. I juggled my showbiz life and my school life. And when I graduated college, sabi ko, sobrang fulfilling lang. Sobrang sarap sa pakiramdam na makagraduate ng college nang hindi ka irregular, nang on-time ka. Graduate ng college and sabi ko, it's something na talagang mapagmamalaki ko mas natin sa mga magulang ko na yun yung dream nila sa akin. So, yun, siguro yan. Oh, hindi horror! Thank you so much po, Ms. Anna. For our next question, we have Alan Santa. Hi everyone! Congratulations sa horror movie ng Untold. So very exciting. Teaser pa lang talaga na natakot na kami. So yung question ko for Jody. Hi Jody. So tanong ko lang, kasi halos nasubaybayan namin yung mga horror films na ginawa mo. It's either nananakot ka or natatakot ka, di ba, sinisigaw. Ano mas challenging sa'yo? Yung manakot or matakot? Parang dito you have dual character, di ba? Yeah. But your observation is correct na for this one, may mga moments na ako yung natatakot, pero ako rin yung nananakot. Pero rin naman siyang ano eh, hindi madali. Kasi diba syempre parang important, kasi mag-process, hindi lang naman kasi basta nananakot ka lang. Pero you always have to go back to the intention, bakit siya nangyayari, bakit mo siya gagawin. Or in terms of natatakot ka, anong klaseng takot ba ang gusto mong ipakita? So parang may iba't iba rin kasi yung levels of fear. So I guess, to make it effective then, is you have to understand kung ano yung requirement. Thank you. Congratulations.
Congratulations. Yeah. My question for you, Jones. Kasi di ba parang, no, sabi nila, Filipinos are naturally like Marites. So parang yung mga Filipinos, baka daw yung mga Filipino mayroong fear of the unknown. Kaya gusto nila na aware sila sa lahat ng mga nangyayari. Di ba? Gusto natin na alam natin lahat. Ganyan. So, pero sa you, Jones, how important, ikaw ba may ganun kang fear of the unknown? Yung, and ano para sa'yo yung mga bagay na okay na hindi mo alam? Thank you for that wonderful question. No, I guess that's true. Na I think it is nasa nature natin ng mga Filipinos na mahilig tayo mag-share, mahilig tayo magkwento. Gusto nating nalalaman yung nangyayari sa kapitbahay. I guess that's also the reason why, 'di ba? Kunyari meron tayong mga talk shows before, hit na hit, because we want to know what's going on sa buhay ng kapwa-tao natin. And I guess that's deeply rooted doon sa psikolohiya natin, na yung malakas yung sense of kapwa natin eh. We have, you know, a shared identity with everyone. So we feel everyone's our family, kakilala, kaklose, kahit sabihin mo nakapanood mo lang sila sa television. I guess that's something to explain why na mahilig, hindi mahilig, pero we are parang naturally curious of what's going on around us. And I guess, pag may mga bagay tayo na unknown, or let's say untold, dalawa lang naman yun eh. It's either it will spark more curiosity sa'yo, or it will elicit fear. Because diba, parang pag hindi mo alam, hindi mo siya mako-control. And sometimes we all have that parang sense of wanting to be in control. So then, if that answers your question. And last na lang, so word information that was told to you before that sana hindi mo nalaglalaman? Minsan pa mga chismis. No, kasi parang I feel na it's none of my business. Ang lagi ko iniisip, if I'm not part of the problem, if I'm not part of the solution, then parang hindi ako dapat nakikialam. Or kung malaman ko yan, nalaman ko, pero hindi yung parang dinibrit yung makukat ka ng mga kung ano-ano. Pero kung talagang naglangan lang sa'yo yung information, then what do you do about it? Diba? Thank you.